Ito. Sagutin natin to. Anong reaction nyo sa sinabi ni Tatay Digong about kay Teves, sir? Unang-una, hinahanap ko yung video. Hindi ko makita. Okay? Ang nakikita ko lang ay yung panay headline. Puro headline na sinasabing sabi daw ni Pangulong Duterte na si Teves. Okay? Alam nyo, knowing the president as a lawyer, hindi ho magsasalita ng ganun yun. Sigurado akong may konteksto yung kanyang sinasabi. So hinanap ko yung video. Wala akong makitang video. Okay? Tapos nakita ko yung komento ni Spokes Roque. Ang sabi niya kasi, nanggagaling daw si Pangulong Duterte nung si Arnie Teves ay umamin na siya po ay gumagamit noon. So yun po daw, according to Spokes, not according to me, okay? Sabi ni Spokes, parang yun ang pinanggagalingan ng komento ni Pangulong Duterte na tungkol doon sa maswerte ka, hindi na akong pangulo. Yun daw yun. So sa madaling salita, kung inyong pag-aaralan at titignan, okay? Yung komento ni Pangulong Duterte about Teves, it's not about Digamos case. It's about yung pagiging user ni Teves noon. Na naintindi, hindi ako nagsabi niyan. I-google nyo sa SMNI, nandun. Baka mamaya sabihin nyo na naman pinagtatanggol ko. Tumingin kayo sa ibang balita kasi. Ang problema sa inyo, tanga-tanga eh. Pasensya na, pero yun minsan kasi problema. Nagpapaniwala kayo sa chismos ng mga chismosang mayor dyan eh. Yung mayor kasi dyan, nagpapaniwala kayo. Kaya hindi yung masenso-asenso yung lugar ninyo eh. Pinagpapaniwala. Totoo, diretsuhan tayo. Yeah, mayor kayo dyan. Kamusta lugar nyo? Sige nga. Wag nyo ako yabangan, ako bayad. Kamusta lugar ninyo? Maayos lugar nyo? Asensado lugar nyo? Pakilan kayo? Puro kayo la yabang dyan na bayad. Ideal city. Ideal ba city nyo? Tingnan nyo nga sa numero. Kinawawa nga kayo ni Jojo de Guzman eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi. Wag na walang naniniwala sa inyo. O mga ganyan kasi yung mga yan eh. Hindi, eto ha, makinig kayo na mabuti. Pagpasensya nyo na ha, eto. Kung hindi kaagad ako yung tipo ng vlogger na nagpapaniwala sa sabi-sabi, okay? Hindi yung porket nakita ko clickbait hate. Ang daming clickbait dyan. Sabi ko nga eh, isipin nyo ito ha. Asan yung video na yun na sinabi niyang yun? Ano konteksto nun? Kasi tandaan ninyo si Pangulong Duterte pag nagsalita. Pag hindi mo pinanood yung buong konteksto, mamimisinterpret mo yung sinasabi niya. Alam nyo yan, ilang beses na misinterpret ng mga dilawang pingklawan yan eh, di ba? Hindi, eto lang. Kaya nga sana, eto sinasabi ko na sa inyo. Bakit ko nabanggit si Mayor Diaz at saka to si Mayor Janis? Bago kasi bumuka ang bibig ninyo, at aakusahan ninyo kagad yung ibang tao nagdi-disagree sa inyo, tingnan nyo muna kung ano talaga sinabi. Meron ba akong sinabi na walang kasalanan si Teves? Wala. Kahit sa video ko dito, wala kayong maririkita na video na sinabi ko walang kasalanan si Teves. As a matter of fact, ilang beses ko na sinabi, ikulong nyo na yung putang inang yan kung gusto ninyo. Wala akong pakialam. Gets ninyo? Sa akin nga, eto eh. Ang dapat gawin, tingnan pa yung malaking angulo. Baka mamaya, baka mamaya yung Teves na yan, isang maliit lang yan doon sa pinakamalaking sindikato. Naintindihan nun natin? Ang gusto ninyo, diin kagad yung mag-isang tao na yun. Paano, sabihin na natin, paano kung may mas malaki pa palang isda kay Teves? Hindi lang pala si Teves yun. Tapos, we're happy, nakakulong si Teves. Ninakatakas pa rin yung mamamatay tao na sindikato na yun. Naintindihan nun natin. Kaya nga, dapat we open everything, the angle, ano ba, bakit ganito? Paano nangyaring si Teves ang pinaka-mastermind
pero nawala yung security nyo na hawak ng PNP. Doon na lang common sense, mga brad, mga sis. Common sense. Sino ang nag-relieve o tinanggal yung bodyguard ng ni Governor Digamo? Si Teves? Pakiisip ka na maigi yun. Sino ang nag-recall doon sa limang pulis na yon? Pakisagot ako. Si Teves? Sino? Ano sabi? Sabi ni Atty. Trixie, di ba, na pag-alaman na yung director daw doon. Don't tell me, kontrolado ni Teves yung director ninyo. Kayo ang governor dyan. Di ba ho? So anong ibig ko lang sabihin? Simple lang ho mga sir, mga ma'am. Huwag ho tayong maging ano, makitid ang isip. Mag-isip tayo ng maigi. This is bigger than politics. I'm telling you, ako naniniwala ako na this is about money. Control. Not on politics, control on money. This is a big syndicate na namumuno sa Pilipinas. Kaya ganyan ang nangyayari. Maniwala kay sa akin. Kaya nga, isipin nyo ito ha, yung mga araw-araw nating dinidiscuss dito. Bakit ayaw ninyong tignan? Nagbubulag-bulagan kayo? Bakit? Gusto nyo lang i-DN si Teves? Pasensya na po kayo, Mayor and Mayora. Ha? Naintindihan ko damdamin ninyo. Pero hindi ho ang gusto namin ay mawala lang si Teves. Isa lang 'yan sa gusto namin. Oh, pero more than that. Gusto namin talagang matukoy kung sino yung sindikatong tumira sa inyong asawa. Kasi baka mamaya, sige, kayo naiisip ninyo dahil kalaban sa politika itong mga Teves, sila na madiin. Oh, okay 'yan. Pero tanungin ko kayo. Na-solve ba talaga yung kaso? Na-solve ba talaga? Eh, kita nyo nga ngayon eh. Ma'am, Mayor, Mayora, tanungin ko kayo. Bakit hanggang ngayon walang kasong isinasampa ang DOJ? Ha? Patungkol sa pumatay kay Gov. Digamo. Isipin nyo mabuti yun ha. Kung kayo matalino, bakit hanggang ngayon wala pang sinasampa ang DOJ? Ang puro sinasampa ngayon ay yung illegal firearms. Isipin nyo ha? Pero, noong unang linggo, ano sinabi nila? Tignan nyo, balikan nyo. Sinabi nila, umami na daw yung mga killer. Ano pa, may video. Ano pa, yan yung mga sinasabi. Akala ko, di alakas na yan, di ba? Alakas na! Alakas na ebidensya niyan! Umami na yung mga killer na si Teves. Eh, bakit walang sinasambang kaso? Isip kayo, maigi. Ako, gusto ko makulong si Teves eh. Bakit to? Eh, gambler eh. Oo. Sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko sa gambling eh. O eh, kaya lang. Sandali. Alam mo yun, hindi ko pwede kasi ano eh. Hindi ako yung tipo ng tao. Ayaw ko kasi itong politiko na ito. Eh, kulong natin. Hindi ako ganun. Tandaan ninyo, ako ay laging kung ano yung sinasabi ng batas, doon tayo. Diba? Doon tayo sa batas. Kasi, tandaan nyo ito, okay? Napaka-importante na, napaka-napakahalaga nito. Kailangan natin ipaglaban ng tunay na hustisya sa channel na ito. Ano yun? Sino ba talaga ang may sala dito? Kasi kung tinatarget lang natin si Teves dahil kalaban sa politika, dahil galit tayo sa kanya, dahil kalbo siya, mukha siyang tarantado, siga anak niya, dahil siga sila, dahil gago sila sa Negros. Kunwari, yan lang ang dahilan. Dahil puro sila may sugal. Kung yan lang ang dahilan at gusto natin siyang madiin, hindi ho justice ang tawag doon. Anong tawag doon? Hate lang natin sila. Hindi justice yun. Galit lang tayo sa kanila. Di ba po? Ang tunay na justice is malaman natin na sila ba talaga ang gumawa niyan. Eh yun na nga, hindi ko maintindihan eh. Ito yung bagay na hindi ko maintindihan. Paulit-ulit sinasabi, mastermind si Teves, siya si Teves, puganti si Teves, si Teves ang tinuro. Asan yung kaso? Simple answer me.
asan yung kaso? Bakit hindi makasuhan? Bakit wala man lang? Hindi nga umaabot sa PI eh. Di ba? Walang PI. Alam niyo yung PI? Yun yung pinakasimula. PI. Tapos iakyat sa Jaydz. O, from the Jaydz. Yan. Itatakbo pa yan sa CA. Tapos sa CA, itatakbo pa yan sa Supreme Court. Di ba? Ganyan lang yung sistema sa Pilipinas. Kaya humahaba eh. Yun na nga ang punto doon. Ang haba-haba niya, no? Bakit hindi man lang umaabot hanggang PI? Hanggang ngayon. Ano ito? Paabuti na. Patapusin natin ng Biyernes Santo. Bago umabot sa PI? Yun ang sinasabi ko eh. DOJ Secretary, we are not against you. We are for justice. Now, since we want justice, Sir, Secretary, baka naman po pwedeng sampahan nyo na unang kaso? Since ang dami nyo ng ebidensya, ang dami nyo ng press release, ang dami nyo ng pamidya, ang dami nyo ng press con, bakit hindi ho natin masampahan ng kaso? Nang makulong na talaga yan kung talagang totoong siya ang may sala. Bakit ho? Kayo ho sumagot sa tingin ninyo bakit? Diba? May problema.